Magsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang Espiritu Santong sumas sa amin ay siya nawang magpaging dapat na kami gawing tahanan ng kapangyarihan sa aming piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila, ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo. Mula ng unang araw na ako'y tumungtong sa Asya, buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo. Maging sa hayagan at sa bahay-bahay, ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Grego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon.
Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ang Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin dooy, pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo, samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli, kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na kanino man. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyunay na nariwa at umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumainyo tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikain ng sandibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sandibutan.
sila iyo'y ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sandibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sandibutan, ngunit nasa sandibutan pa sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, isa po sa mga kahangahangang makita sa ating mga simbahan ay ang mga lingkod natin na walang sawa pong nagbibigay ng kanilang oras. Sasabihin ng iba, bakit nagsiserve pa? Di ba dapat mag-retire na? Sila ay matanda na. Sila ay mahina na. Pero kapag tinanong natin sila, ano ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nandito pa kayo? Minsan sa buhay, huwag natin laging iniisip kung bakit kailangan ko nang umalis, kung bakit kailangan ko nang umayaw. Araw-araw, huwag natin tatanggalin sa puso't isipan natin ang dahilan kung bakit kailangan pa nating lumaban, kung bakit kailangan pa nating magpatuloy, kung bakit kailangan pa nating manatili. Yun ang araw-araw nating harapin at hingin sa Panginoon. Lord, give me not the reason to quit, but the reason to live, to survive, to continue. Na sana kaya tayo pumapasok sa simbahan, hindi lang dahil humihingi tayo sa Panginoon ng lakas na huwag tayong sumuko, kundi humihingi tayo sa Panginoon ng lakas para magpatuloy tayo. Kaya nga napakaganda po mga kapatid ng mga pagbasa natin ngayon. Sa darating na linggo, ipagdiriwang natin ang Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang magiging dahilan para magpatuloy tayo. Kaya ano ang sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon? Ama, napagtagumpayan ko na. Natapos ko na. At ang tanong, paano natapos ni Kristo? Paano nagawa ni Kristo? Simple lamang. Maliwanag kay Kristo ang kanyang misyon. Maliwanag kay Kristo ang kanyang dahilan. Kaligtasan ng tao, hindi kasikatan niya. Hindi kapangyarihan niya. Kasikatan, kapangyarihan, mundo ang magbibigay sa atin. Pero yung tayo ay gumawa ng kabutihan, ang Espiritu Santo ang magtutulak sa atin. Kaya ano ang sabi ni Pablo sa ating unang pagbasa ngayon? Wala na akong pakialam sa buhay ko. Ang mahalaga, tinutupad ko araw-araw ang kalooban ng Diyos. If you are humble, sabi ng isang santo, if you are humble, nothing and no one can touch you, nor grace or praise or disgrace. Kapag maliwanag sa'yo ang misyon, ang dahilan ng buhay mo, to God be the glory.
hindi sa iyo ang papuri. Hindi ka mabubuhay ayon lamang sa papuri ng ibang tao at hindi ka rin dapat matapos dahil lang sa paninira ng ibang tao. Araw-araw, ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos, ang lakas na nagmumula sa Espiritu Santo, ang siyang dapat at bukod-tangi lamang nating hinihingi araw-araw, hindi ang papuri ng ibang tao, hindi ang pambobola ng ibang tao. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, marahil araw-araw pwedeng sabihin ng ibang tao sa iyo, hindi mo kaya, wala ka na, matanda ka na, tapos ka na. Pero araw-araw, lagi mong tatandaan, always look at the cross and focus on Jesus. Sa biyaya, sa problema, sa hirap o ginhawa, to God be the glory, hindi sa iyo ang papuri. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinulaan ni Kristo ng ating Panginoon ang kanyang mapanligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang nagdurusang lingkod, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Awa at sabihin, Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matiyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga bansa, naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na kanyang isinugo. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway makatanggap ng walang hanggang gantimpalang ipinangako sa kanila. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga punong lingkod ng ating simbahan, ng ating pamahalaan, ang mga volunteers, ang mga servers ng ating simbahan na patuloy na nagbibigay ng kanilang oras at lakas, at ganun din ng mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kapatid nating naninirahan nagtatrabaho sa malayong lugar para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, niluwalhati mo ang iyong anak at luluwalhatiin kami sa kanya. Tanggapin mo po ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming hatid
tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na amin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga tumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag mong hayaang sirain ninuman o nang anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan pa rin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasugot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nagmamaliw.
mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat hindi lamang po sa inyong pagsisimba, kundi sa inyong pong binibigay na tulong donasyon para sa mga programa ng ating simbahan. Kayo pong mga nandito at mga nasa ibang probinsya at bansa ay sobra naming pinagpapasalamatan. Kahapon po tayo ay nagbigay ng tulong sa mga kapatid nating katutubo sa Morong Bataan. At noong mga nakaraang linggo rin po, naghahanda naman tayo ngayon ng tulong sa mga biktima ng iba't ibang sunog dito sa Metro Manila. Kaya yung binibigay nyo pong pinansyal, material na tulong, kagaya po ng mga bigas, dilata, noodles, kape, tubig, yan po ay malaking bagay at malaking biyaya mula sa inyong kabutihan. Lagi nyo pong tatandaan, bigyan man tayo ng 10 dahilan ng mundo para sumuko. Lagi tayong bibigyan ng kabutihan ni Kristo para magpatuloy sa kabutihan sa mundo. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.